So kagaya po ng ating mga float switch, itong floatless level switch natin is nagde-detect ng level ng ating tubig at siyang magbibigay naman ng signal on and off sa ating mga controls like magnetic contractors para i-control yung ating mga water pumps or mga submersible pumps. Yan, ilalagay ito sa ating mga water tanks o sa ating mga cistern tank or overhead tanks natin. So itong meron tayo dito is 220 volts AC. So, meron siyang secondary voltage na 8 volts. Tapos yung contact rating niya is 5 amperes. So meron tayong, so ito yung diagram niya. Meron din tayong video nito, yung Omron. So parehas lang din siya ng functions, magkaiba lang yung kanyang numbering at saka placement ng kanyang mga terminal. Kasi ito ay ano to, 8 pin. Yan, pin type to. Saka mas mura to kumpara doon sa ating isang video na yung Omron na floatless level switch. Yan. So i-wire natin to. Para po sa mga hindi pa masyadong wala pa masyadong idea nito, so itong ating, ito yung kanyang base. Ito yung ating floatless relay. So meron siyang slot dito pagka naglagay kayo para hindi ano, mabaliktad yung ating mga terminals, equivalent numbering sa ating relay. So yan, meron yung slot. Tapos dito meron din yung ito, parang nakausli, parang hump. Yan, dapat dito mo yan itutok yan sa slot pagka yung salpak mo na yan, para hindi ka magkamali. Yan, para yung ating diagram dito ay magiging tugma sa ating numbering, sa ating base. So ito yung kanyang equivalent dito. So yan, meron yang 1 up to 8. Yung 2 at saka 7 yan, yan yung ating source. So since 220 volts to, so dyan natin ilalagay yung ating 220 volts na supply. Yan, 2 at 7. So hanapin nyo lang dito yan. So ito yon, 2 and 7. Yan, itong dalawa, 2, 7. Tapos yung ating electrode is ito namang 1, 3 at saka 4. Yung 1 po yung ating magiging ground. Tapos yung 3 and 4, yan yung ating magiging yan, water supply at saka drainage. So yan yung ating on and off level. So nandito din yan sa ating base. Ito yung 1, so dito yung ating ground. Tapos yung 3 and 4, ito naman sa taas. Tapos yung ating contact switching, yung number 8 po yung magiging common natin. Normally close yung 5, normally open naman yung 6. So depende po sa inyo kung ano pong setup na inyong gagamitin sa ating control. So yan, may mga numbering yan dyan. So dito ko yung magbabase sa ating diagram at saka sa numbering para sa ating gagawin na wiring. So ito po, i-wire na natin yung ating floatless level switch. Yan, so dito na yung supply namin dito is ano, line to line to. Tapos yan, nilagay ko na yung para sa supply natin number 2 at saka number 7. So rekta lang muna natin to kasi for ano lang to, wiring guide para sa ating floatless level switch kung ano ba talaga yung connection nito. Pero sa actual po ay depende na po sa inyo yan kung ano yung magiging setup ng inyong control. So pwede nyong lagyan ng mga push buttons, indicator lights, saka mga magnetic contactor. So depende po sa inyo yan kung alin yung mas convenient at saka mas maganda po sa inyong setup. So ngayon, lagay natin to sa ating supply. Yan dito. Para naman sa ating E1, E2 at E3. So yan po yung ating electrode.
ay gagamit tayo ng ito temporary para for ano lang, video purposes. So ito yung magiging iwan natin, itong kulay blue. Ito naman yung yellow, tsaka ito yung E3 natin, yung kulay puti na wire. So yan, naka-indicate yan dito. So itong red na wire yung magiging iwan natin papunta sa ating ano, relay base. Tapos yellow wire naman din sa ito, tsaka yung green na papunta sa ating E3, which is yung ground. So lalagay lang natin to. So ground natin is number 1. So yun yung ating E3. So ito yung number 1 natin. Luwagan lang natin to. Yan. So yan na po siya. Meron na po tayong wiring para sa ating electrode. So yan. So yung iwan natin, yan yung number 3. Yan, itong kulay blue dito na wire nakakonekta sa ating red na alligator clip. Tapos yung ating E2, which is yung number 4. Yan, itong kulay dilaw. Tapos yung ating E3 naman, yung ground ay nakakonekta sa ating number 1. Yan, itong kulay green na alligator clip na nakakonekta sa ating puti na wire. So yung ating switching contact naman, yung ating wire ngayon. So para naman sa ating contact, so meron dito ang common at saka normally open at saka normally close. So kung gagamitin nyo po for refill yung inyong ano, floatless level switch o floatless relay, so gamitin nyo lang itong normally close. So connect nyo dito sa number 8 at saka dito sa number 5. Pero sa ngayon, since wala tayong magnetic contactor ngayon, for illustration lang, lalagyan natin siya ng itong indicator lamp para lang mapatunayan natin na gumagana yung ating ginawang wiring sa ating floatless relay. So yan na po yung magiging final na wiring connection natin. So ito yung line 1 natin. So nag-jumper lang tayo dito sa from 7 line 1 papunta sa ating number 8. Yan, para meron tayong supply since yung ating switching po is 8 at 5 yung ginamit natin. So yung 8 at 5 yun yung magiging on and off. So since kumuha tayo dito ng line 1 supply, papunta na yan sa ating ito, sa ating ilaw. So meron na siyang continuity dyan. Ating 8 at 5, yun yung kanyang switching on and off. Tapos yung isang terminal ng ating indicator lamp ay nirekta na natin sa ating line 2. Yan, para complete po yung ating circuit at mapagana natin tong ating indicator lamp. Or sa actual po is ito yung magiging inyong magnetic contactor. So ngayon subukan natin kung gagana itong ating ginawang wiring. So ngayon susubukan natin to sa actual. So try natin kung tama yung ating ginawang connection dito, kung di ba baliktad yung ating normally closed at normally open. Well, kung baliktad naman is ano, pwede lang natin yang ilipat. Yan, para at least ma-confirm natin na tama o mali ba yung ating connection. So on lang natin to. Yan. Tapos test natin dito. So dapat ito sana dapat aandar to kasi wala siyang na-detect. So possibly baliktad tong ating nagawang wiring. Pero sige lang, ano, i-correct lang natin to. So yan, umilaw siya. So na-detect niya dito na puno, tapos umandar. Ito yung ating magiging contactor. So parang ito yung ating magiging pump indicator natin. So ngayon ang nangyari po pala is nabaliktad natin. So pag wala na siyang na-detect dito sa kanyang, dapat dito siya mag-on sa dilaw.
Yan, nangyari dito, wala na siyang na-detect sa dilaw, low level, saka naman siya namamatay. So ngayon, babalik ta rin natin. At least nalaman natin yung tama. Pasensya na po, ay nabaliktad ko pala yung ating wiring. So ang gagawin lang natin dyan ay babalik ta rin, ililipat lang natin tong ating normally open. So nagawa natin yan kanina, yung number 5 po yung ating ginamit, normally close. Yun po pala ay sa mga drainage, o yung halimbawa yung mga sampit, yung mga sewage drainage natin. Pero kung refill pala, dapat dito nyo ilagay sa number 6. So ililipat lang natin yan sa number 6. So yun pa rin, yung 8 pa rin yung ating common. So makikita nyo dito yan. So ito pa rin yung common natin. Ganun pa rin yung wiring yan. So ililipat lang natin to from number 5 ito. Lipat natin sa number 6. At iti-check natin kung tama na yung ating mag connection sa actual. So yan po, nalipat na natin sa number 6. So, balik natin, tapos i-testing natin ulit. So yan, on lang natin. So yan po, umilaw siya. So ang mangyari niyan, since wala pang na-detect, so yung puti yung ating ground. Since wala pang na-detect, ito yung kulay blue natin, ito yung full level. Dapat kung umabot na yung tubig dito, tsaka mag-o-off yung ating ilaw o yung ating pump. So try nating ibaba. So yan, since na-detect niya yan yung blue, yan yung high level. So patay po yung ating pump. Ngayon pag bumaba naman yan, so ibig sabihin yan, aandar po siya, kasi hindi na niya naabot yung ating high level. Ngayon pag ibalik natin, ma-detect na ulit yung ma-detect niya ulit yung kulay blue, yung high level, patay po yung ating pump. So yun po pala, so mali tayo yung una nating wiring kanina. Dapat pala isa normally open natin, i-connect yung ating switching. So yan, yan. So pag low level na siya, aandar yung ating pump. Tapos pag high level niya, ma-detect na yung high level electrode, yung kulay blue, off yung ating pump. So para po sa iba pang mga video tutorials, like mga floater switch, floatless relay, so depende po kung ano yung gamit nyo, paki-check nyo lang po yung ating playlist at saka yung ating video description sa baba. Meron pong mga links dyan. At yung meron din tayong floatless relay switch nito, yung Omron, kaso mas mahal nga lang yon. Ay depende po sa inyo, kung meron kayong budget is okay din na po yun gamitin. At saka kung meron kayong mga comment, mga katanungan, comment lang po kayo, at pwede din kayong mag-message sa ating FB page. Muli, maraming salamat sa panonood. Ito po ang Local Electrician.